Ang isang maliit na kwitis kapag bumagsak sa isang bahay, maaaring pagmula ng malaking sunog. Kaya ang Bureau of Fire Protection at PNP kapwa ay sinusulong na isama na ang kwitis at iba pang lumilipad na pyrotechnics sa mga banned o bawal na paputok. Balitang hatid ni Chino Gaston. Hindi kasing mahal ng magagarbong fireworks display, pero sa mga nagtitipid, pwede na ang kwitis. Yun nga lang, napahamak dahil dyan si Albert Marcia na halos mawarak ang kaliwang kamay matapos tumama ang sinindihang kwitis sa isa pang bungkus ng mga kwitis at sumabog. Sa mata naman ng 30-anyos na lalaking ito, tumama ang isang kwitis kaya itinakbo sa ospital. Habang ang batang ito, kumuha ng hindi pumutok na kwitis at saka sinindihan. Sa kamay niya tumama ang pailaw nito, kaya namaga. Bukod sa mga sugat, marami na ring idinulot na sunog ang kwitis. Tulad sa Tacloban, Leyte, higit sa 80 pamilya ang apektado. Kwitis din ang tinitingnang dahilan ng sunog sa Tondo, Maynila at maging sa sunog sa Barangay Apolonio, Samson sa Quezon City noong nakaraang taon. Hindi kabilang sa mga bawal na paputok ang kwitis, kaya naman muling binuhay ng Bureau of Fire Protection ang panukalang ipagbawal yan. Kung pwede nga, ipagbawal na rin ang iba pang lumilipad na pyrotechnics at lahat ng uri ng paputok. Maliban na lang kung mga professional pyrotechnicians ang magsiset up at magsisindi. Yun nga lang, kailangan baguhin ang Republic Act 7183 kung saan nakalista ang mga bawal na paputok. Kasi ang titingnan natin dito is the common good of the community. Lahat, di ba? This is actually for the public, for the welfare of everybody. So, nagagawa naman sa ibang bansa, di ba, yung countdown lang na walang nangyayaring aksidente. Sinang-ayunan sila ng PNP. Can you just imagine one piece of kwitis will cause thousands of damages to property? Then, dapat ang mga bagay na ganyan is tanggalin na rin. Chino Gaston, GMA News.